Musta ulit mga chong, new video, ngayon bara ako naman, gawin natin cafe racer or tracker, bahala na. Ito ay pang beginner na build, wala masyadong nagalaw sa chassis, kaya be nice. Kung may gusto kayong i-suggest, i-comment nyo lang. Kung magustuhan nyo yung video, subscribe. So let's go, simulan natin yung design. Ito mga tropa, Braco 175 na stock. Unang-una tatanggalin ko yung lahat ng kailangan palitan. Gawin nating simple pang beginner pero maganda. Para sa akin, unang-unang tinatanggal ko talaga is yung upuan, yung seats, yan. Seats. Tapos pagkatapos niyan, headlight. Tatanggalin natin yung headlight. Yan. Headlight. Next up is side mirrors. Yan, pagkatapos matanggal ng side mirrors. Tanggalin natin yung tail para malagyan natin ng U-bend. Yan. Pag gusto niyo rin mag-design, punta, madali lang sa ano sa Photoshop. Ako beginner lang din ako pero masasanay din 'yan eh. Wala na yung mga nasa huli yung tail niya. Tapos next up is yung gulong. Try nating iwan yung rims. Yung gulong lang talaga at tapaload yung tanggalin natin. Yan. Tanggal ng rims. Medyo nga lang patience kailangan para maganda yung gawa. Kaya every picture nag-save na ako ng mas malinis na ano. Pinapakita lang ko lang kung paano ko ginagawa yung mga designs. Yan. Simple lang guys. Pagkatapos nyan, pag wala ng tires, maging ganito. Tapos, tanggalin natin yung paint. Black pa rin pero ano, tanggalin lang natin. Pati dito, yung Kawasaki tanggalin natin. Yan guys. Wala na siyang paint. Tapos, pagkatapos nyo, ito yung magiging itsura niya. So, i-arrange ko muna yung mga ikakabit natin. Mamimili ako. Tapos, babalikan ko kayo. Stay put, guys. Ito, boys. Namili ako ng dalawang klaseng upuan. Yung isa, yung pang cafe racer. Yung isa, parang tracker cafe racer na nakita ko sa online. Pero ngayon, gagawan muna natin ng U-bend. Bago ko ginawa yun, linagyan ko siya ng decals. MP, military police, tapos yung initials ko, tapos birth date ko, GA0621. Pagkatapos nyan, yung U-bend na ginawa ko, medyo slanted na pataas para pag nalagyan ng upuan, maganda yung pababa talaga siya. Tapos tatanggalin yun, ito, lalagarin pa ganon, iwan natin yung kung saan nakakabit yung shocks. Yung mga upuan na napili ko is ito, nakita ko sa ano sa Lazada. Ang price niya is 4,810, medyo mahal pero konting investment lang, okay na, pwede na, worth it naman. Tapos, ito pa. Ito yung ano, yung mura. 1-3 lang. Ito try natin lahat. So,
Unang-una yung mura muna para ano. Yan. Maging ganyan yung fit niya kasi dito may sa likod ng part na to, may butas naman siya para sa tanke. Pero pwede namang i-adjust ng pagano'n. Ganyan. Pero ito foam lang to na part eh, kaya pwede mong i-push hanggang mapitpit yung foam na yun. Ayan. Cuff eraser, style, tracker, whatever. Ganito, sa tingin ko, tracker yung ganito eh, pag cuff eraser na mataas yung ano, yung handlebars. So, balik natin doon. Try natin to. Ayan. Ito yung mas bet ko, boys. I-try natin i-fit. Yan. Medyo mas fit na siya. May ito may kasama ng tail light. Ito yung ibang angles tapos wala siyang ano, signal lights kaya lagyan na lang ng ano, ng bullet signal lights para mas maganda. So ito 1.48 tapos versus 1.3. Mamili na kayo, maganda silang dalawa. Ang gagawin nating next is yung gulong. Yung pinili ko para sa gulong is Pirelli. Titignan natin sa ano sa next clip. So ito boys, Pirelli tires, isang saddlebag at headlight. Sa Pirelli 120 by 100 at 110 by 100 sa harap to obviously. Isang 3.5 at 3,000. Saddlebag naman 634 pesos, mura lang. Ito yung maliliit lang. Sa headlight kinuha ko yung sa ano sa Lazada rin yung sa baba yung mount niya kung saan sa lower portion ng butterfly siya ano may kakabit. Tapos 2,400 yung price niya. Yung ano yung tires ganito yung maging style niya pag ano pag nakabit na, medyo bulky at mukhang mabilis. Ito yung saddle bag sa likod, pwedeng kabilahan, kaya 600 plus 600, 120, 1, ganon, 1,200. Tapos yung headlight, yan guys, headlight. Ibaba natin yung headlight para matago. Ito yung ano final result niya. Pwedeng lagyan ng tapaludo sa likod para lagyan ng panglagyan ng plate number. Basta lahat ng ano ng prices na napakita dito compute lang natin tapos yun na yung magiging final result ng design na to. So yan muna guys, may nagre-request ng mga mola tapos barako ito ginawa ko na. So mag-request lang kayo sa comments kung may gusto kayong gawin ko. Next up is Suzuki Mola. Maganda yung tanki noon kaya try nating mag-experiment sa magiging designs niya. So ito kompleto na guys. Kung nagustuhan nyo, mag-subscribe kayo. Click yung bell button, i-like, comment. Ngayon yan muna. So I'll see you in the next video. Peace.